Good afternoon, everyone. So, ayan, tingnan nyo naman yung background ko. Sobrang lalaki ng mga upo, diba? At ang gaganda po nila tingnan. Tara, samahan nyo ako mag-harvest ng aking mga upo. Hindi ko na talaga mabilang kung pang ilang harvest ko na po to. Dahil marami-rami na din po akong na-harvest sa aking mga upo. Yung iba po kasi ay binigay ko sa kapitbahay, kamag-anak, at saka mga kakilala. At yung iba din ay binibenta ko na. So, ayan, tara. I-flex ko muna yung mga upo ko bago ko i-harvest. So, ayan, oh. Yung dalawang upo. So, ayan, first pitas ng upo na piniflex ko. Ayan, sobrang laki po talaga yung mga upo. At, another one. Ayan, sobrang happy na naman si Inday kasi nakapag-harvest na naman siya ng fresh at organic na upo na galing talaga sa sariling garden. So, ayan. Wait lang muna para makita nyo yung isa kong i-harvest. So, ayan po yung dalawa kong na-harvest. Ayan, ilagay ko na dyan. At saka, meron pa dito sa likuran ko. Ayan, o, kita nyo ba yan? I-harvest ko na din po to kasi baka magulang na po yan. At meron na din po akong binalot niyan para pang seedlings ko. Kasi mahal po talaga pag bibili ka pa ng mga buto sa palengke. Yung ano lang, 10 or 8 piraso ng buto is nagkahalaga na po yun ng 120 pesos. It's better po kasi magpagulang na lang at ipa-seedlings soon. So, ayan, nakuha ko na at may tatlong upo na na-harvest ko today. So, ayan po lahat. O, diba, malaking blessing na po to para sa amin. So, ayan, dahil may nakita ako na dalawang ampalaya. So, i-harvest ko na din po to kasi pwede na po siyang i-harvest. So, ang dami na nang na-harvest ni Inday ngayon. May upo at saka may ampalaya na. Libreng ulam na naman. At pwede na ring ibenta kung gustuhin man i-benta or pwede rin i-ulam. So, ayan. Hello, good morning. Harvest tayo ng ampalaya sa aking mini garden. Ayan, harvest ko today. Ampalaya, mga maliliit na po yung ampalaya na natira kasi nakapag-harvest ako kahapon. So, ayan, nag-harvest ako ng ampalaya para ibigay ko sa aking auntie. So, ayan lang muna. So, ayan, mag-harvest din po ako para ibigay ko sa aking mga kapitbahay. Harvest ko today 5 kundol.
Tapos, plus ang palaya, di ba? Ang dami kong harvest. Good morning, harvest na ako. Talong. Talong. Opo. So ayan, pinutol ko nga pala yung mga patay na dahon sa upo. Kasi yung nutrients na nanggaling po sa lupa ay hindi na po pupunta dyan sa mga pinutol ko. So, pupunta na lang sila sa bunga at saka yung mga bagong dahon. So, ayan lang po yung little tips ko. Ayan, harvest ko today. Marami-rami yung nakuha ko na talong. 5 yung talong at saka isang upo. Ayan. Good morning. I-flex ko muna yung nakuha ko today. Upo. Yung nagaling sa garden. Ayan, oh, sobrang laki. Parang 1 kilo. Lagpas 1 kilo ata to. Ayan. Sobrang laki niyan. Tapos may puso ng saging na galing kapitbahay. Bigay ito sa kapitbahay namin. Tapos may ano din dito. Talong. Ayan, oh, masarap to talong pang tortang talong or pang adobong talong. So, ayan, oh, masarap din to isalad. Try ko nga kakain ng talong kasi nakita ko si Miss Cynthia, kumakain siya ng talong. Pero itong talong na to, pwede naman to siya kainin kasi wala naman kaming nilagay na pang spray dito. Organic po siya. So, dahil sarap na sarap si Miss Cynthia, so try natin. Masarap ah. Masarap siguro ito pag isaw-saw sa tuyo at suka. So, ayan. Thank you for watching everyone. God bless. Bye! Mm. Ayan. Dahil na dito ako sa loob ng bahay, kain tayo ng talong. Sinusaw ko sa tuyo at suka. Thank you for the love and support, and please don't forget to subscribe and click the notification bell.